unang hari, First King 1, verse 2, verse 3 hanggang 4. Sige po, basahin po natin. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh, kay iyong Diyos, at mabuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tungkulin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. At tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at ina mo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso sa kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel. Amen. Napakaganda po ng verse na binigay sa atin ng Lord. Alam niyo po, ito pong verse na ito ay, ito po ay huling habilin po ito ni Haring David kay Solomon. Amen. Ang sabi rito ng ni David, sundin mo lang at tuparin mo ang mga tungkulin kay sa Lord, sabi ganon. At mamuhay ka. Sundin mo ang kanyang mga batas at utos. Kung ano pinagagawa sa atin ng Lord, dapat natin sundin. Sapagkat ang sabi rito, magtatagumpay tayo sa lahat ng ating mga naisin, sa lahat ng ating mga minimiti, sa lahat ng mga pangarap natin sa buhay. Amen. Pagpatuloy tayo pagpapalain ng Lord. At ang sabi rito, kapag ang iyong mga anak at ina po ay nanatiling tapat, amen, hindi lamang po pala tayo na mga magulang ang tapat na nagbibigay sa Panginoon. Kailangan po talaga magbigay po ang ating mga anak at ang ating mga ina po. Sabi rito, sapagkat kapag ginawa natin ito, mananatiling tapat ang Lord sa atin. Sabi rito, mananatiling tapat siya, hindi mapapatid ang pagpapala. Amen? Kung tayo, halimbawa ko, pinagpala ng Lord, tapos yung mga anak ko tapat na nagbibigay at nagkakalob sa Panginoon, hanggang ang kanilang mga ina po, hanggang sa mga kaapwa-apuhan, hindi po pala mapapatid ang pagpapala ng Lord. Talagang tuloy-tuloy ang blessing ng Panginoon. Hindi sila makakaranas ng kahirapan. Amen? Amen. At ano ba yung tungkulin natin sa Panginoon? Bilang Kristiyano, di ba, alam na alam naman po natin to. Buhat nung makilala natin ang Panginoon sa ating buhay bilang sariling tagapagligtas, andun na po talaga, nakakabit na po sa atin yon, na tayo po ay may tungkulin bilang mananampalataya. Sapagkat tayo iniligtas ng Lord, kailangan lamang natin din ibalik sa Panginoon ang para sa Kanya. Ano po ang tungkulin natin sa Panginoon? Ibigay po natin ng may katapatan ang ating mga tithes and offering. Amen? Alam niyo po ba, may nabasa po ako na nabasa ko po sa kaya pala sinabi sa Bible sa English, di ba? Sabi sa Malakay 3, 9 and 10, sabi doon, ano, you rob me. Sabi, di ba, sa English doon, ninanakawan mo ako, you rob me. Pwede naman sabihin doon ng Lord na, you thief me, di ba? Or you're stealing, di ba, yung ninanakawan. Pero alam niyo po kung bakit daw sinabi doon na, you rob me. Bakit ganun? Kasi di ba, merong mga kaso na robbery hold up, di ba? Di ba yung mga gumagawa doon, yun yung mga nagnanakaw, naharap-harapan. Amen? Sila yung mga nanguhold up sa banko na merong mga bantay, may mga tao na nandun. Samantala yung kaso na thief, ganun, sila yung mga nagnanakaw kapag gabi. Kapag gabi, sila yung mga akyat bahay, ganun. Pero kaya sinabi ng you rob me, kasi nakakahiya sa Panginoon, di ba, harap-harapan, ninanakawan natin ang Lord. Papayag po ba tayo doon na andyan ang Panginoon, nasa harapan mo, andito sa puso mo si Lord, pero ninanakawan mo ang Panginoon? Amen. Masakit pong salita, pero makatotohanan po yun na ninanakawan natin ang Lord kapag hindi po natin ibinibigay ng may katapatan ng ating mga tithes and offering. Kasi nga naman, di ba, lahat naman talaga ng bagay
naman tayo lugi, 90% atin. Tapos magbibigay tayo ng offering sa Panginoon. Kaya wag na wag natin nanakawin ang para sa Lord. Amen? Narinig po ba natin ang prophecy ng lingkod ng Diyos noong anniversary ng radio natin? Ulitin ko po para po sa mga hindi po nakadalo. Ang prophecy po ay huwag putulin ang para sa Diyos at sa man of God. Kasi kapag puputulin, kapag pinutol, puputulin din ni Lord ang blessing. Bagkos ay dagdagan pa at ikayatin pa ang marami na magbigay at dagdagan pa ang binibigay. Lift Jesus higher. Amen? Itaas natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng may katapatan ng ating mga tithes and offering. Kasi ang Lord, alam naman po talaga natin na kapag nagbigay tayo sa Panginoon, hindi po niya tayo pagkukulangin. Hindi niya tayo bibiguin, ibibless po niya tayo higit pa po sa ating mga inaasahan. At sabi nga ng lingkod ng Diyos, kung kahit na hindi man ibalik sa atin ang Panginoon yun, amen, hallelujah, saan ginamit para lang din sa Panginoon yun? Hindi ginagamit ang pera sa mga bagay na walang kabuluhan. Hindi ginagamit ang pera sa mga bagay na pagsasayang. Kundi talagang minsan nga po, nakikita namin kulang na kulang pa po talaga ang pera na natatanggap. Amen? Kaya po dagdagan pa po natin. Dagdagan pa natin bagkos maghikayat pa tayo ng mga magbibigay. Amen? Sapagkat kapag ginawa natin yon, tuloy-tuloy ang blessing, tuloy-tuloy ang promotion, iaangat tayo ng Panginoon sa lahat ng antas ng ating pamumuhay. Amen? Pagpapalain tayo ng Diyos higit pa sa ating mga inaasahan. Amen? Magbigay po tayo. Yeah.
Hallelujah. Kapilang Diyos muli, Panginoon, sa oras at araw na ito, God. Kami, Panginoon, ay napupuri at nagpapasalamat sa iyong kapilang pangalan sapagkat tunay, Panginoon, na sa oras na ito ay naibigay namin ang pinakadabes sa iyo, Lord. Ang pinakadabes naming tithes and offering para sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Kaya naman, Lord, sa bawat kamay na nagkaloob sa oras na ito, patuloy mo silang pagpalain. Higit pa po sa kanilang mga inaasahan. Ang kanilang trabaho, hanap, buhay, negosyo, Lord, patuloy mo, Lord, na i-promote, Panginoon. Patuloy mo i-bless, Hallelujah, Jesus, para patuloy, O Lord, at patuloy na lumaki na lumaki ang kanilang mga tithes and offering, Panginoon, para sa iyo, oh God. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon. At sa salaping manilikom mo, Lord, tunay, Panginoon, na ito'y nagagamit sa kaluluwalhati ng dakila mong pangalan. Ama, i-multiply mo po ito, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri po sa salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen and amen. Sige po, alam ko po na ang bawat isa ay excited na po na makinig ng mensahe ng buhay sa pinakapuso ng Lord. Tayo na po lahat ay tumayo. At sa atin pong pagtayo, magtaas po tayo ng dalawang kamay. Tayo pong lahat ay tumigil at yumuko po tayo. Hallelujah. Sapagkat dakilang bagay na naman po ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Sa oras po ito, muli po nating pakanasain ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos. Ang anointed message, full of power na magagatid sa atin sa tunay na kaligtasan. Tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperfectong kalagayan sa piling ng ating Panginoon. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Lord.
Last Monday, no? Kung saan ginanap natin yung ating
Radio and Television Ministry Anniversary. Aking prophesy na ito ang panahon na ang mga grades ng mga estudyante ay tataas. Amen. Yung mga ranking ng mga students ay tataas. Ito ang panahon na ang mga businesses ay kikita ng mas malaki. Amen. Ito ang panahon na ang mga income ng mga nagtatrabaho ay higit na lalaki. Amen po ba? Amen po ba? Sino po yung nakarinig nun? Taas ang kamay. Sino yung naniniwala at excited na? Alam niyo, si Abraham, nang narinig niya ang prophecy, no, hindi siya nagduda. Bagamat kung titignan niya ang sarili niya, matanda na siya at menopause na si Sarah. Pero naniwala siya at nangyari nga po. Nakikinig po mo ba tayo? Pakisabi, nangyari. Amen po ba? So excited po ba kayo? Wala naman tao rito, hindi naman excited eh. Excited po ba kayo? Sino po yung nakaranas na ng pagtaas ng grades? Taas ang kamay. Amen. Oh, is it? Praise God. Sino yung nakaranas na ng pagtaas ng income, ng kabuhayan, everything? Hindi yung pautang na naman, pautang na naman. Hindi yun. Ligaw yun, lihis yun. Inyong mga hindi dumadalong, pero hindi nagsasakabuhay. May tao pa ba rito? We are the heads and not the tails. I tell you, beloved. May tao pa ba rito? Walang sumasagot. Amen. Praise God. Magpatotoo ka nga muna, Diyos. Nagtaas ka ng kamay. Hindi, magpatotoo ka muna. Nagtaas ka ng kamay. Give glory to God. Come on. Come on. Susunod si Brother Alex. Sige. Yes, he will follow. Come on. Give glory to God. Kasi po, as you all know, kaka-college ko lang po. So, nag-a-adjust pa po ako sa college. Yung sinabi ni last day, yung anniversary, sinabi ni Papa na tataas daw yung mga grades. Inano ko talaga yun kasi alam ko na iba na sa college, mas mahirap. So, hindi ako sanay na nakakakuha ng mababang grades. Tapos nung first two weeks, and second week ko sa college, nangangapa talaga ako. So yung mga grades ko hindi talaga sobrang tataasan. Pero last Sunday, sinabi nga ni Papa na tataas yung mga grades. This week, lagi akong nag-highest sa test, sa mga group report. Ay, mababa magbigay yung prof namin. Hindi sa akin effective yun kasi ang Lord tinutulungan ako na. Kaya never ako nakakuha ng line of aid simula noong last Sunday. So, tagalang ito. Amen. Praise God. Yan. Sabi nga ni Joshua, ano niya ngayon, katatapos na lang siyempre ng high school. Ngayon nasa UST siya, taking up pre-law, legal management. Nag-a-adjust siya. Pero hindi siya nakamuha ng mabababang grades. Amen? May tao po ba rito? Pinapataas ng Panginoon Diyos sa buhay. Amen? Walang mga natin sunod. Alam niyo, isa mga miracle ng Lord si Brother Alex. Actually, nasubaybayan ko siya sa DMCA. I could say that his life is a miracle from the Lord. Or what is happening right now in his life is a miracle from God. Now, in itong 4 years, nakita ko nag-zoom up siya. Tumaas yung ranking niya. No? At ngayon, mag-testify siya sa kanyang college. He's studying in the LaSalle. LaSallista ito eh. Yes, he's not under kidding. He's from LaSalle. Ano bang course mo, Alex? Halika. Lapit ka rito. Anong course mo? Magkaklasa din sila ni Joss noong high school. Tapos si Joss napunta ng USDA siya, nasa LaSalle siya ngayon. Anong course mo, Alex? BS English. BS English. Ano? Actually, Filipino siya. Kaya lang, he's not fluent in Filipino. English speaking siya. Kaya okay, you can say it in English. Nung una po natakot po kasi pag-plagiarize nga rin po, zero na po, tapos uulitin ko po sa second term na. So, wala, from high school po, sobrang ang pangit ko po sa English. Hindi ko nga po alam kung paano ako nakapasa sa English sa college.
Tapos, yun na lang po, natiwala na lang po ako kay Lord. Tapos, nung binigay na po yung results ng mga essays, lima lang po kaming nakapasa. Research. Tapos yung the rest po, plagiarized. Tapos, thank you Lord, na ako rin po yung pinaka-highest. Praise God! Amen. Ayan, saan dito sa Manila? Anong course mo ulit? BSA in English. BSA in English. Oh, galing na. Mahinaan sa English pero yun ang course mo. What a pain. Alam mga natin si Lord sa kanyang buhay. Kasi yun, mahinaan sa English pero ang course na BSA in English. Tapos, lima lang silang nakapasa. Oh, wala ka pala magtaga-alog eh. Nosebleed ako sa'yo, marunong ka pala. Hindi, actually, hindi siya fluent talaga mag-Tagalog. Hindi siya. Lalo na si Jackie mula sa Mother Jackie niya kasi hindi naman Pilipino yung type of nation eh. Yung kayong isa pagka-close friend nila. Hindi yung Pilipino. Mukhang Pilipino, pero hindi Pilipino yun. So, galing! Palakpakan natin si Lord! Hindi na kayo! O sino pang magdapat na to? Sino pa? Sino pang magdapat na to? Si Clarice. Magbubulokan pa nga ito eh. Oh, kasi yung nagkainan sila, sila-sila lang eh. Pero ngayon, kasama na ako. Sige, dito ka. Mag-testify ka. High school po ako ngayon. At syempre, bago po high school life. Tapos hindi pa po masyadong nangangapa-ngapa po. Pero po, thanks God po kasi, salamat po kay God kasi kahit ganun, ako pa rin po yung top 1 sa klase namin. Alam pa nga natin si Lord. Ikas ang alam pa natin. Kahit po, bago po ako sa school na yun, kahit hindi po ako masyadong kilala, pero po, pinipili na po ako ng mga teacher ko sumali sa bawat contest, tapos sumasali na rin po ako. Tapos, ayun po, nag-glorify na po si God. Amen. So, elementary pala yung nakakapta-high school lang. Pero parang college na, no? Maraming college na, parang elementary lang. Yan ang talaga yun eh. So, kapapasok na lang sa high school, syempre hindi siya nag-a-adjust, hindi siya kilala sa school kayo. Pero nakikilala na siya kasi top 1 siya. Amen. Yun yung promise ko, sa eskwelahan, pupuntahan mo ngayon, makikilala ka. Sa lugar, sa bansa, anumang larangan, pinasok mo ngayon, makikilala ka. Amen! Dahil tinataas mo ang pangalan ni Jesus at itataas mo ang pangalan ni Jesus. Amen! Because, amen, palakpakan natin si Lord. Yes, as you glorify God, no, and continually glorify the name of our God, God will also lift you up more and more. Amen! Ang tapo mo ba rito? Amen! So, ready kayo for another prophecy. Sinong ready? Eh baka yung iba, hindi naman nakakaranas. Sabi ngayon, utak pa rin kayo ng utak. Walang nangyayari. Kayo naman ang mamigay. Huwag lang po akong pinapatamaan. Ano po, huwag kayong magagalit, huwag kayong masasaktan sa akin. Pero tatanggapin niyo po ang katotohanan at ma-challenge mo kayo. Amin po ba? Kapag nakakarili kayo ng katotohanan, no, there's no intention to hurt you, but to challenge you. Amen. May tao pa po rito. As you hear the truth, no intention to destroy you, no intention to hurt you, but to challenge you. Amen. May tao pa ho dito, encouraging you, no, to step forward, not backward, and not to remain stagnant. May tao pa ho dito. So, okay. So, kaya po, baka hindi nyo ba nararanasan ang pagtaas ng grade sa inyong mga eskwelahan, eh may problema po yun. Pag hindi nyo nararanasan ang pagtaas ng inyong income, may problema po yun. Sapagkat you are not giving your best for Jesus. May tao pa ho rito, give your best, not to anybody, not for anybody, but to give your best for Jesus, and God also will give His best for all of us. May tao pa ho rito. Amen po ba? Amen. Sabi nga ng propeta ngayon kay King Jehoshaphat, no? Believe in the prophets and you shall establish. Maniwala ka sa mga propeta ng Panginoon at ikaw ay mapapayapa at ikaw ay mapapanatan. Amen po ba? Kaya po sa oras na ito, pag hindi nyo pa nararanasan ang increase ng Panginoon in every areas and aspects of your lives, you know,
You have to tune in your spiritual life to God. You have to tune in to align your faith, no? To the will of the Lord. May tao pa ba rito? Kung bang sa ganon ay maranasan mo natin ang patuloy na pag-angat ng ating Panginoong Diyos sa buhay. Okay, so sino yung ready for another prophecy? Taas nga ang mga kamay. Yan. Ito. More increase are coming. More blessings are coming. Amen. More promotions are coming. May tao pa ba rito? Amen. Kapag, if you will encourage others to accept Jesus as their Lord, God, and Savior, if you will encourage others to have faith in Jesus, if you will encourage others to attend to the church and to serve the living God, if you will encourage others to serve God, God will give you another increase. Oh, you see, may taong marunong rito. Ibig sabihin, namumunga ka na eh. You are bearing fruit. And you are encouraging others to bear fruit also. And as you encourage others to bear fruit, as you are bearing fruit, then what will double your blessings and promotions? Itaka pa ako rito. Sino yung gusto ng blessings and promotions? Sino yung gusto ng double? So mag-encourage tayo. Magdala tayo ng mga kaluluwa, encourage others to attend, encourage others to serve the living God, encourage others to give, no? And God will not just double, will multiply our blessings. May tao pa ho rito? Amen po ba? Kailang sumasagot? Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay. At meron akong prophecy. Huwag niyong kalilimutan. Mas lalo na yung mga taga-main church, amen, ay mas lalong pagpapalain ng Diyos, overflowing. Amen. Sino yung mga taga-main church? Taas ang kamay. Tayo yung mga taga-main church. Yung mga churches natin sa ibang lugar, sa ibang bansa, these are the outer churches. We are the main church. Amen. Lalo na ang mga taga-main church ay sobrang pagpapalain ng Panginoon. Amen. Amen. Walang sumasagot. Nalapakan natin si Lord ng mataas sa mataas. Amen. O, meron ba gustong magpatotoo? Meron ba gustong umabol dyan? Ipatotoo yung mga magagandang ginagawa ng Panginoon. Praise God. So wala na? Sabihin natin, our God is a covenant keeping God. Yan. Covenant keeping God. Masahin natin Deuteronomy chapter 7 verse 9. Glory to God. Kaya excited na po ako eh. Yan. Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Yan. Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. At ang mensahe ngayon ay pinamagata, covenant keeping God. Covenant means testament. Ano ba ibig sabihin ng covenant? Testament. And God is a God of covenant. God is a God of testament. Covenant testament means tipan. Lumang tipan, bagong tipan, Old Testament and the New Testament. Nakikinig pa po tayo. So God is a God of covenant. The Bible is an old and new is old and new covenant or testament. Nakikinig pa po tayo. Ang Biblia ay composes of old and new testament or new covenant. Naunawahan mo ba ninyo ako? Bakit ko ito tinuturo ngayon? Kasi nga, merong prophecy sa atin last Monday. So, kung hindi ninyo narinig yun, ulitin ko lang ulit. Kapag tinaas mo ang Diyos ng mas mataas, itataas ka ng Diyos ng mas mataas. I myself is excited. No. Like Abraham of the Old Testament. Abraham, no, never waver, no.
Abraham never lose his faith. He believed that God is able to give him a son even though he is in his old age. And his wife, he was married at the time, and his wife ay menopause na. Alam niyo, menopause na. Yes, yun yung mga menopause na. Yun na nga. Yung mga menopause na, yung mga may edad na na hindi na pwedeng manganak. Naunawaan po ba natin? Pero sa kabila ng menopause na si Sarah at si Abraham was barren, no? That time, ang pangalan niya ay hindi pa Abraham. Ang pangalan niya ay Abram. Abram means exalted father. Nilagyan ng age. Yung age na ito is the name of God. No? At naging Abram to Abraham, ang ibig sabihin nun, father of many nations. Nakikinig po ba tayo? Abram, nilagyan ng age, the name of God, Abraham, from exalted father to the father of many nations. Tinaas na siya ng Lord, pero nais ng Lord maging great nation siya, maging Israel siya, at maging father of many nations siya. Nakikinig po ba tayo? So Abraham believed the promises of God because he believes that God is a covenant-keeping God. Nang ibig sabihin na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Once na nangako ang Diyos, tapat siya sa kanyang pangako. I myself, when I entered the full-time ministry, no salary, no SSS, no PhilHealth, nothing, no? Receiving 40 pesos a week and another 50 love gift, 90 pesos a week, full time, no? I believe that God can provide for all of my needs. Amen po ba? And my future family. At hindi nga po binigo ng Panginoon. Amen? God never disappointed me. Palakpakan natin si Lord. Ayan. Kaya ang sabi ganun, no, therefore. No. Alamin mo, kilalanin mo, amen. Subukin mo, prove, test. No, therefore. Nakikinig pa po ba tayo? Para sa mga gustong matutong mag-aral, ang tawag sa mensaheng ito ay textual expository sermon. Yung text natin, hinihimay-himay natin. Nakikinig pa po ba tayo? No. No, therefore. No. Bago natin puntahan pa iba pang mga praise, it means, alamin mo. Prove your God. Test your God. Check your God. No, therefore. Alamin mo, pakisabi, alamin. Kilalanin mo. Huwag kang manatiling walang alam. Huwag kang manatiling hindi mo naintindihan, hindi mo naunawaan. Kailangan makaunawa ka, makaalam ka, makilala mo. Kilalanin mo, no, therefore. Amen po ba? May tao pa ba rito? Yung iba, kilala lang ako sa pangalan Pastor Ricky. Pero hindi ninyo alam na napakabait ko. Kukunti lang at nakakaalam mo. Maybe many people know me by name.